Matagumpay na nagsagawa ng 10 gabing pangangaral ang mga Adventista sa Santa Catalina, Candelaria, Quezon. Sa nasabing pangaral ay hindi lamang mga nakakatanda ang pinagpala at nakinabang. Kabilang din sa kanilang naging paglilingkod ang pagtuturo sa mga bata. Ang balitang may pag-asa hatid ni Alva Marie Olivera. Sa gabay ng Panginoon at pakikipagtulungan ng mga kapatiran, masaya at matagumpay na naidaos ang 10 gabing pagpupulong na ginanap sa Santa Catalina, Candelaria, Quezon na may temang Dynamics of the Everlasting Gospel. Miyerkules ay ang pagsisimula ng ebanghelismo sa pangunguna ni Pastor Efraim Villaruel na kung saan ipinahayag ang mga katotohanan sa Biblia. Ibinahagi bawat araw ang mga gospel na nakakapaloob sa Biblia tulad ng Sabbath, Ten Commandments, at iba pa. Nagkaroon din ng health lecture na pinangunahan nila Sister Jocelyn Pimentel at Brother Jerry Rimandiman na kung saan isiniwalat nila ang mga tama at maling ginagawa sa panungangalaga sa katawan. Masaya ding nakilahok ang mga bata, kabataan at matatanda sa mga tanong na sumusukat ng mga natatandaan nila bawat araw. Sa mga gabing nagdaan, napatunayan na kahit anong edad ay maaaring makatanggap ng magandang balita mula sa ating Panginoon. Hulyo 10, isinagawa ang Vacation Bible Experience na may temang Jasper Canyon. At ito ay pinangunahan ni Pastor Glenn Cardona at Sister Mary Grace Cardona. Sa programang ito, nakabihagi tayo sa mga bata ng mga kalaman tungkol sa mga tao sa Biblia. Sabado ng hapon, Hunyo 15, ay isinagawa ang graduation ng mga batang sumali sa Vacation Bible Experience. Nagkaroon din sila ng presentasyon ng kanilang mga natutunang kanta, bedrock verses at daily finds. Dumalo din ang SK Chairman ng Santa Catalina Sur na may dalang school supplies para sa mga batang nagtapos. Ang lahat ng ito ay natapos ng matiwasay at nagbigay pag-asa sa mga kapatiran. Purihin ang Panginoon ang lahat ng mga nagsidalo mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda ay na-bless ng salita ng Diyos. Nagahatid ng balitang may pag-asa, Alva Marie Olivera, para sa Hope Today and TUC News.